Magandang umaga po sa bawat isa. Sabi mo nga sa katabi mo, hello blessed. Praise God. Naniniwala po ako na lahat tayo pinagpala at patuloy tayong pagpapalain ng ating Panginoon. Amen? Praise God. Sabi mo nga sa katabi mo, Happy Thanksgiving Day. Ngayon po ay ating pagpapasalamat sa Diyos at naniniwala po ako na ang bawat isa ay prepared para tayo ay magbigay pasasalamat sa Panginoon. Amen? Minsan pa, sabi mo nga sa katabi mo, hello, beautiful. Sige po, kaliwa kanan, harap at likod, sabi natin, hello, beautiful. Praise God, palapakan natin ang Diyos, hallelujah. Tulad ng sinabi ng ating butihing pastor, praise God, mas paniwalaan natin ang sinasabi ng Diyos kaysa sinasabi ng tao. Kasi ang kategorya ng tao, praise God, pag sinabing guwapo, beautiful, maganda, medyo iba, pero tandaan po natin sa lahat ng nilalang ng Diyos, ang tao ang pinakamaganda at pinakamabuting nilalang. Amen? Kasi sabi ko nga, when God created sa lahat ng bagay, sabi ng Bible, it was good. Nang lalangin niya ang mga hayop, it was good. Pero nang lalangin niya ang tao, sabi ng Bible, it was very good. Kaya sa lahat ng nilalang ng Diyos, tayo ang pinakamaganda sa mata ng Panginoon. Amen? Palapakan natin si Jesus. Mga kapatid, bago po tayo magpatuloy, we believe the power of confession because there is power in confession. Sabi nga ng Proverbs, life and death is in the power of our tongue. Sabi nga ng isang preacher, we can change what we see by what we say. Pwede natin baguhin ang ating mga nakikita sa pamamagitan ng ating mga sinasalita. Amen? Kasi nung makita ng Diyos ang mundo na formless, void, at saka madilim, hindi sinabi ng Diyos ang dilim. Ang sinabi niya, ang gusto niya mangyari doon sa madilim, sabi niya, let there be light, and there was light. So mga kapatid, anuman ang nakikita mong sitwasyon, ang sasalitain mo kung ano ang gusto mong mangyari doon sa ating sitwasyon. Amen? Okay, with faith, with boldness and confidence, sabihin po natin, thank God I am prosperous. Sige, malakas, because I'm blessed by the Lord. Greatly blessed, extremely blessed, highly favored, deeply loved. Sabi mo, thank God I am your child. I cannot be denied. I am your beloved. Everything in my life is well. Pwede ba mas malakas pa dyan? Sabi mo, my life is well. My family is well. My job is well. My business is well. In the presence of God, nothing is missing. Nothing is broken. Sabi natin, all is well. Palapakan natin si Jesus. Amen? Sabi ni Jesus, in the world, we have tribulations, we have prostrations, we have disappointments. Pero sabi ni Jesus, cheer up, I have overcome the world. Kasi hindi tayo exempted. Nakakaranas din tayo ng problema, tama? Nakakaranas din tayo ng pangangailangan. Pero remember that our God is able to make all things beautiful. Pangit man ang nangyayari, kayang pagandahin ng Panginoon. Amen. Without further ado, brethren in Christ, dako tayo sa mensahe. Hallelujah ng ating Panginoon. At ito ay pinamagatan ko, the power of thanksgiving. Mayroon pong kapangyarihan ang pagpapasalamat sa Diyos. Kaya dapat ang ating mga ugali bilang mga Kristiyano, tayo ay mapagpasalamat sa Panginoon. Mga kapatid, bago ako magpatuloy, sa Bible times, ang pagpapasalamat nila ay hindi lamang sa mga labi. Praise God. Salamat because we give thanks to God na nagsasabi tayo salamat o Diyos. Pero sa Bible times, kapag sila ay nagbibigay pasasalamat sa Diyos, mayroon pong handugan. Sabi mo nga sa katabi mo, handugan. Hallelujah, hindi po sapat na nagpapasalamat lamang tayo sa Diyos. Because way back then, pag nagkakaroon ng famine, mostly 3 years and 7 years. Kaya pag umaani sila ng sagana, magpapasalamat sila sa Diyos na dala-dala, tangan-tangan ang kanilang mga offering para pasalamatan ang Diyos. Sabi mo nga sa katabi mo, dala mo ba ang pasasalamat mo sa Panginoon? Parang tumahimik ang iba. Sabi mo, dala mo ba ang pasasalamat mo sa Panginoon? Praise God. Umpisa natin, Psalms, mga kapatid, 50:23,
ang naghahandog ng haing pasasalamat ay lumuluwalhati sa akin at sa kaniya na nag-aayos ng kanyang pakikipag-usap, aking ipapakita ang pagliligtas ng Diyos. He who brings an offering of praise and thanksgiving honors and glorifies me. And he who orders his way aright, sabi niya, who prepares the way that I may show him, to him I will demonstrate the salvation of God. Kaya kapag tayo ay nagdadala ng handog pasasalamat sa Diyos, it will glorify God. Amen? Sabi mo uli sa katabi mo, I like that. Narinig ka na kanina, nakilala po ako sa salitang I like that, brethren in Christ. Tatlong bagay. Thank God for He is for us. Thank God for He is with us. At ang kagandahan, thank God for He is in us. Kasi in the Old Testament, God is for them. Praise God. Pagdating po sa mga panahon ng Panginoon, Jesus was with them. Nang umakyat ang Panginoon, sinugo ang Holy Spirit. Kaya ang sabi dito, He is in us. Amen? Parang hindi kayo masaya. Hallelujah. Si Kristo mismo, kaya through Christ in me, nandito si Kristo sa ating puso. Amen? Okay, pagpatuloy natin mga kapatid. Number one, i-acronym po natin ang salitang graphics para po atin matandaan ang ating tatalakayin. Number one, brethren in Christ, grace will be fortified with thanksgiving. Lalong nabubus ang grasya ng Panginoon kapag ating pinapasalamatan. Basa tayo mga kapatid, sabi ng 2 Corinthians 9:11, yamang kayo'y pinayaman, sabi mo nga sa katabi mo, hello rich, yamang kayo'y pinayaman sa lahat ng mga bagay na ukol sa lahat ng kagandaang loob na nagsisigawa sa pamamagitan namin ng pagpapasalamat sa Diyos. Pinayaman tayo sa lahat ng aspeto ng ating buhay, mga kapatid, for what purpose? Ukol sa lahat ng kagandahang loob. Kaya sabi ng Bible, we are blessed to be a blessing. Kaya ka pinayaman sa lahat ng bagay para sa kagandahang loob, sa generosity na tinatawag at nagbubunga ito ng pagpapasalamat sa Panginoon. Amen? Sa 1 Corinthians 1:4, nagpapasalamat akong lagi, sabi ni Paul, sa aking Diyos tungkol sa inyo. Bakit? Dahil sa biyaya ng Diyos na pinagkaloob sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Mga kapatid, nagbubunga ng pagpapasalamat. Kaya kapag ang kapatid mo pinagpala, ang kapatid mo biniyayaan, malaking pasasalamat natin sa Diyos, tama? Because ang tagumpay ng isa, tagumpay natin lahat. Amen. Tingnan mo nga ang katabi mo, pinagpalang lubos yan ng Diyos. Praise God. Makita mo lang ang kapatid mo na pinagpapala, magpapasalamat ka sa Diyos. Kaya ang sabi ng Bible, ang pagpapasalamat, it fortifies, praise the Lord, sa biyaya ng Diyos sa ating mga buhay. Dagdagan pa po natin mga kapatid, sabi ng 2 Corinthians 4:15, sapagkat ang lahat ng mga bagay ay dahil sa inyo. Hallelujah. Yung mga kayamanan na yan, para sa atin lahat yan, i-enjoy natin yan. Upang ang biyaya na pinarami sa pamamagitan ng marami ay siyang magpasagana ng pagpapasalamat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Thousandfold times, praise God, hallelujah, ang ibibigay na biyaya ng Diyos. Mga kapatid, ako po ay experience ko po sa Panginoon, hindi talaga natin mabilang ang biyaya ng Panginoon. Kasi ang maraming biyaya, pinarami pa, pinasagana pa ng marami, praise the Lord. Thousand times thousand na biyaya ng Lord ang pararamihin. Bakit, mga kapatid? Para tayo ay magpasalamat sa Diyos. And 2 Corinthians 9:8, at maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo. Praise God, paborito kong verse ito. God is able, praise God,
na lahat ng biyaya, sabi nga ninyo, lahat ng biyaya. Bigyan ko lang po kayo ng konti, biyaya ng kalakasan, biyaya ng kalusugan, biyaya ng katalinuhan, biyaya ng magandang buhay, biyaya ng magandang pamilya. Sabi ng Bible, our God is able to make all grace abounds. Hallelujah. Kayang pasaganain. Hallelujah. Tandaan po natin, our God is able. Kaya kang pasaganain, hindi lamang ilang biyaya, kundi lahat ng biyaya. Sabi mo sa katabi mo, aking lahat, biyaya yan. Praise God, hallelujah. Angkinin mo ang lahat ng biyaya because your God whom you are serving, your God whom you are worshiping, is able God to make all grace abounds in your life. I like that. Praise the Lord. Hallelujah. At tingnan nyo, mga kapatid, sabi ni Pedro, at ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian ng kay Kristo, mga kapatid, the God whom we are worshiping, siya ang Diyos ng lahat ng biyaya. The God of all grace. Ano man ang biyaya na kailangan mo, may Diyos ka. Amen. The God of all grace. Palapagan natin si Lord. Mga kapatid, huwag kayong titigil. Pagpasalamat kay Lord, salamat sa biyaya ng tagumpay, biyaya ng kasaganaan, biyaya ng kaginhawaan, biyaya ng lahat ng biyaya. Give thanks to God. Bakit? Pag mapagpasalamat ka kay Lord, lalong dumadaloy ang biyaya ng Diyos sa ating buhay. Amen? Amen? Hinahanap ni Lord yung mga nagpapasalamat kasi mayroong 10 kitungin. Because in Bible times, pag kitungin ka, you will be isolated. Di ka pwedeng makisalamuha sa mga tao. Kasi contagious yan. Mga kapatid, nakakahawa. Eh, dumaan si Jesus kung saan sila nakalala. Jesus! Sumigaw sila, anak ni David. 10 sila. Ang sabi ni Jesus, hindi sinabi ni Jesus, gumaling kayo. Hindi. Sabi niya, pumunta kayo sa mga pare. Magpa-check up kayo. Praise the Lord. Sumunod sila at habang nasa the way to the priest para magpa-check, aba, nakikita nilang gumagaling sila. Pero nang makita ng isa na gumagaling siya, hindi na siya tumuloy sa pari. Bumalik siya kay Jesus para magpasalamat. Ang sabi ni Jesus, asaan ang siyam? Hallelujah. Kasi may mga tao, lumalantad lang pag may pangangailangan, maingay pag may pangangailangan. Pastor, will you please pray for me? Ang pastor naman, panalangin. I declare blessing upon blessing, grace upon grace, victory upon... Nang pinagpala, alanaya. Praise God, nawala. Alam niyo po mga kapatid, tumayo kayo sa pulpit, magpasalamat kayo kung kayo'y pinagpala because again, it will attract another grace na pagpapala ng Diyos sa ating buhay. Amen. Kahit magulang, kung ang anak mapagpasalamat, ang sarap magbigay, di ba? Pero ang binibigyan mo, hindi ba lamang marunong magpasalamat, tatama rin ka magbigay. Hallelujah. Tanungin mo ang katabi mo, mapagpasalamat ka ba? O ulitin ko, in reality, kapag may tao kang binibigyan, binigyan mo, hindi man lamang nagpasalamat, binigyan mo uli, parang wala man lamang. Hallelujah. Sa susunod, sasabi mo, sa susunod, king tutuki, ida ka na dinan. Praise the Lord. Are you here, church? Kaya naiintindihan niyo ang sinasabi ko, pag mapagpasalamat ka kay Lord, hallelujah, it will attract another blessing sa buhay natin. Kaya pag kayo pinagpala financially, materially, talakad kayo mo, Kenny. Talakad kayo. Praise God. Magpasalamat kayo kay Lord because ang biyaya, lalong pararamihin kapag mapagpasalamat tayo. Amen? O sabi mo, I like that.
Pangalawa, R, revelation, will be fortified with thanksgiving. Ang mga revelasyon, binabanggit lagi ng ating mahal na pastor, ay lalong napapalakas, nabuboost kapag tayo ay nagpapasalamat. Colossians 1.26, maging ang hiwaga na inilihim sa lahat ng panahon at lahi, datapwat ngayon ipinahayag sa kanyang mga banal. Sino ang banal? We were made holy because of what the Lord Jesus Christ did on the cross. Kaya, hindi ka man naniniwala na banal ka, sa mata ng Diyos, banal ka, kapatid. Kaya tayo nakakatanggap ng mga revelasyon, tama? Sabi niya, inilihim mula nung Old Testament, pero ngayon, ipinahayag sa mga banal. Bakit, mga kapatid? Sabi ni Jesus sa Luke 10:21, nang oras ding yaon, siya'y nagalak sa Espiritu Santo at sinabi, ako'y nagpapasalamat sa iyo, O Ama, Panginoon ng langit at lupa, na sa iyong, na iyong inilihim ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino at ipinihayag mo sa mga sanggol. Gayon nga, Ama, sapagkat gayon ang nakalulugod sa iyong paningin. So, sabi ni Jesus, may mga bagay talagang inilihim. In English, mystery. Bigyan ko po kayo ng konting mystery kasi sa Bible, ang daming mystery. Natandaan niyo po sa Genesis, sabi ni ng God, iiwan ng lalaki at ng babae ang kanilang ina at sila ay magpipisan at magsasama. Nagbabasa ba kayo ng Bible? Tatanungin ko kayo, si Adan ba at saka si Eva, may ina ba? May ama? Wala. Pero pagdating kay Pablo, sabi ng Ephesians, ipinahayag ang mystery na ito na ang tinutukoy pala ay ang church at ang Panginoong Hesukristo. Are you here, church? So ang revelasyon ay ating natatanggap because of the Spirit of God. Sabi mo nga sa katabi mo, revelation. Again, church, yung sinasabi ng Genesis na iiwan ng lalaki at babae, hallelujah, ang kanilang mga magulang at sila magpipisan, mga kapatid, in-explain ni Paul sa Ephesians chapter 5 na ang tinutukoy na iiwan ng lalaki at babae ay ang church at ang Panginoong Hesukristo. Kaya mga kapatid, ang mga mystery has been revealed. Kita nyo po, alam ko po, nagkakaroon tayo ng mga feast. Praise God. Mayroong 7 feast in the Bible. Lahat yon naintindihan natin na tumutukoy sa Panginoon lahat because of the revelation. Amen? Kaya magpasalamat tayo sa mga revelasyon dahil ang Diyos ang nagbibigay sa atin. And then third point, adoration will be fortified with thanksgiving. Mga kapatid, sabi ng Psalms 104, 4-5, magsipasok kayo sa kanyang mga pintuang daan na may pagpapasalamat at sa kanyang luuban na may pagpupuri, magpasalamat kayo sa kanya at purihin ninyo ang kanyang pangalan sapagkat ang Panginoon ay mabuti, ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman at ang kanyang pagtatapat ay sa lahat ng salit-saling lahi. Sa English, enter into His gates with thanksgiving. Tama? Hallelujah. Pasok tayo sa pintuan. Pagpasok nyo pa lang sa pintuan na yan, magpasalamat tayo sa Diyos. Enter into His gates with thanksgiving. Ang ating password, pasasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Because our God is good. Kaya tayo laging magpasalamat sa Panginoon. Maging sa Revelation, ang sabi niya na nagsasabi, pinasasalamatan ka namin o Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat na ikaw ngayon at naging ikaw ng nakaraan. Praise the Lord. At ang tinutukoy yan, mga kapatid, si Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Magpasalamat kayo kasi ang Diyos noon ang siyang Diyos na ating sinasamba ngayon. He never changes. Lagi ko nga sinasabi, hindi ang Diyos na pagbabago ng sitwasyon mo. Hindi
ang Diyos mapagbabago ng anumang estado mo sa buhay, He will remain God as God. Hallelujah. Ang sabi ng Bible, enter into His gate with thanksgiving because He is good. He is faithful. Hallelujah. Mga kapatid, hindi ka man tapat, ang sabi ni Pablo kay Timoteo, mananatili ang Diyos na tapat sa atin. Kahit may pagkukulang kakita mo, nakakahinga ka pa rin. Nakakakain ka pa rin. Kasi ang Diyos, if even you are not faithful, God will remain faithful kasi yon ang kanyang katangian. Yun ang sinasabi ng ating bishop kanina, worship means is declaring who He is. Kaya tayo sumasamba dahil sinasabi natin sa Diyos kung sino siya. Tandaan po natin ang Diyos natin mabuti. Madapa ka, mabait pa rin ang Diyos sa'yo. Magkulang ka, mabungaran ka. Praise the Lord. Kita mo sa akin ang bait-bait ng Lord. Alam niyo po, I don't know kung nabalitaan niyo, na-accident ho ako sa motor. Yung motor ko durog-durog kasi talagang mabilis po ako eh. Nasa mga 80 lang naman. E biglang tumawid yung murit. E siyempre wala naman pakialaman sa traffic ko yan. E tamang-tama akong natsimpuhan. Nag-full brake ako at biglang liko, balibalintong ang motor. At maya-maya dumating na po yung magre-rescue ambulance. Sabi niya, buhay pa ba? Hallelujah. Pero ako sinikap kong tumayo, hindi na ako makatayo. Grabe. Hallelujah. Sabi naman ng mga rescuer, alam niyo sir, prone accident ito. Ang lahat ng nire-rescue namin, patay. Pero sabi niya, ikaw lang ang buhay. Alam niyo po ba mga kapatid na talagang binuhat ako kasi hindi na... Sa lahat kasi ng aksidente, pang pito kong aksidente yun, nakakatayo ako agad. Yun lang ang hindi ako nakatayo. Praise the Lord. Hallelujah. Naku mga kapatid, nang pina-check up ko sa doktor, pina-x-ray, durog yung aking sako. Hallelujah. Sabi ng doktor, kailangan ng operasyon. Magkano ho ba? Aabotin pastor ng 200 mahigit. Sabi ko, naniniwala ako sa Diyos. Hindi ako naniniwala that God will provide. I believe that God will heal me. Nagsaklay ako. That is the moment na nagsaklay ako. Ang hirap. Magsasahing ka lang ang hirap. Ayaw magpagalaw. Sabi ng doktor, sige, pumirin ka maka ng waiver. Na ayaw mo magpa-opera. Ano man mangyari sa'yo, ma-infection man yan, bahala ka sa buhay mo. Ang sabi ko sa kanya, may Diyos. At iniisip ko habang pumipirma ako ng waiver, pumipirma rin ako ng kontrata ko sa Diyos, yung aking covenant sa Kanya. Pumirma ako, isang buwan ako nagsaklay. Hallelujah. Tinatas ko yung pako. Lahat ng panalangin ginamit ko. Kasi ang gusto ng doktor, lagyan ng bakal. Hallelujah. Alam niyo po ba mga kapatid, sabi ko sa church, bumilang lang kayo ng araw ang inyong pastor lalakad ng matuwid. Ngayon nakikita niyo, walang operasyon yan. Bakit? God is good! Hallelujah! Ang Diyos natin ay mabuti. Sabi ko kay Lord, Lord, nagtuturo ako ng grasya. Tapos ngayon, wali. Third, sabi ko kay Lord, nagtuturo ako ng miraglo. Ngayon ni Lord, iika-ika ako. Alam niyo po, mga kapatid, hallelujah. Sabi ng Lord, oo nga, ano anak? Bakit? If you demand God to His covenant, wala siyang pwedeng hindi gawin. Kaya, yeah, you know, dapat alam mo yung rights mo. May mga anak kasi hindi. Sabi mo, Lord, anak mo ako, karapat dapat ako. Hallelujah. Nagtaka silang lahat. Praise the Lord. Bakit si Pastor Uli nakalakad? May Diyos na magabait. May Diyos na mabuti. Kaya pagpasok ko palang pasasalamat sa Panginoon. Amen. Bakit? Sabi ko nga, ang Diyos noon, ngayon, magpakailanman, iisa yan. Sabi ko, ang Diyos noon, mga kapatid, hinihipo lang ang patay, nabubuhay. Ito pa kaya? Ito pa kaya? Sabi ko, Lord, kaliit,
ang walang ang paa pinalakad mo, ang mga bulag pinadilat mo, ito pa kaya? Praise the Lord, hallelujah. Alam niyo po, sinubukan ko lumakad noon, natapilok ako, nadudulas ako sa sasapo, instigyata na gumaling ito. Praise God, lalong lalala. Pero ito lang ang tandaan niyo mga kapatid, not by sight, kundi sa pananampalataya. Kahit lumalakad ako ng masakit, praise the Lord, hallelujah. Sabi sa, kasi manager ako ng Rapid eh, hallelujah, sabi nila, Pastor, papasok ka na, papasok ako, umiika-ika po ako. Mga kapatid, God is really good. Ngayon, I am totally healed. Palapakan natin si Jesus. Sabi mo nga sa katabi mo, mabait ang Diyos. Naniniwala ba kayong mabait ang Diyos? Kaya, pag sumasamba ka sa Panginoon, hallelujah, lalong natutuwa si Lord. Hallelujah. Lalong bubuksan, kaya samba lang kayo ng samba. Wala kang pambayan ng kuryente, wala kang pambayan ng tubig. Sumamba ka lang. Instead na mag-aburido ka, magtupak-tupakan ka, awayin mo ang lahat, walang mangyayari. Magpuri ka na lang sa Panginoon. Amen? Amen? Kaya ako, mga kapatid, nung 1 month na wala akong pasok, hallelujah, sabi ko, paano kaya, Lord? Paano kaya? Aawit ako doon. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay ma... Aba, mga kapatid, may mga nag-chat-chat, Pastor, anong GCash number mo? Nakikita niyo po ba? Ulitin ko, huwag kang titigil sa pagsamba kay Lord. Dahil yon ang magdadala muli ng pagpapala sa buhay natin. Amen? Hallelujah! Praise God! Ito pa, letter P, prayer will be fortified with thanksgiving. Sabi ng Philippians, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo sa ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Wala pa ang sagot ng prayer, pasalamatan mo na! Alam nga, nagpasalamat ka na, hindi pa niya gagawin? Kaya pag mag-pray ka, Lord, salamat sa kaligtasan ng aking asawa. Salamat, Lord. Wala siyang magagawa, nagpasalamat ka na. Alam nga, nagpasalamat ka, wala siyang gagawin. Kaya sabi ng Bible, lahat ng inyong mga kahilingan, huwag kayong mabalisa, lahat ng inyong mga kahilingan, ipaalam mo lang sa Kanya na may pasasalamat. O sabi mo sa katabi mo, thank you, Lord. Kasi ang iba naman, walang ka-feeling. Sabi mo, thank you, Lord! Praise God! Pasalamatan mo, anuman ang prayer mo ngayon. Hallelujah! Wala ka nang dapat ipangamba because God is going to answer your prayers. Amen! Hallelujah! At ito pa po, mga kapatid, sabi ng Mark, kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na. Hiningi pa, tinanggap na. Hinihingi pa lang, tinanggap na at inyong kakamtin. Sabi ko nga, itong verse nito, parang ganito, sabi ng nanay, anak, padalhan mo kami ng pera. On that very moment, sabi ng anak, yes, nay, wait mo lang. Oh, di alam mo na, pero wala pa ang pera, alam mo na bakit on the way. Kaya pag nagpasalamat ka kay Lord, nagtatakbuhan na ang biyaya na pumunta sa iyo. Nagpasalamat ka kasi sa Kanya. Amen! Hallelujah! At anong gagawin ng mga lahat ng bagay? Nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Sino po ang nagmamahal kay Lord? Kaya pala lahat ng bagay ibibigay ng Lord para sa ikabubuti natin, tama? Hallelujah. Sabi mo nga sa katabi mo, pabuti ng pabuti. Excited ako this year, brethren in Christ. Bakit? Kasi ito po ang taon na sabi nga ni Pastor Noel, ang verse ng taon na ito, praise God. Hallelujah. God is able to do exceedingly, abundantly, above all that we could ask or think. Hallelujah. Ganon ang Diyos natin. Humingi ka ng piso, million ibibigay ni Lord. Beyond your expectation, tama? Hallelujah. Humingi ka lang ng bahay,
Hindi lang bahay, pati mansion, pati rest house, binigay because our God is able to do exceedingly abundantly beyond that we could ask or think. Amen? Kaya panalangin natin, pasalamat lang kayo, pasalamatan ang pasalamatan si Lord. Salamat sa prayer, praise God. At hallelujah, asa na tayo? And letter, ano na po tayo? H, hallelujah. Holiness will be fortified with thanksgiving. Psalms 97:12, mangagkatuwa kayo sa Panginoon, kayong mga matuwid, at mangagpasalamat sa kanyang banal na pangalan. Magpasalamat tayong mga matuwid. Kanina binanggit ng ating bishop na we are the righteousness of God. Kasi ang sabi ng Psalms 97:12, good news, all you that are righteous, be glad because of what the Lord has done. Remember what the Holy God has done and give thanks to Him. Aalalahanin mo lang ang ginawa ng Lord. Hallelujah. Dahil hindi ka titigil na magpasalamat sa Kanya. Sabi ng 2 Corinthians 5:21, yaong hindi nakakakilala ng kasalanan ay Kanyang inaring may sala dahil sa atin upang kayo'y maging sa Kanya'y katuwiran ng Diyos. Kaya righteous na tayo, holy tayo, amen? Ipagpasalamat mo sa Panginoon because ang righteousness, again, it attracts the blessings of the Lord. Kasi alam natin mga kapatid na hindi nakikinig ang Lord ng panalangin ng mga taong masama. Kaya ang ginawa ng Lord, ginawa tayong righteousness ng Diyos para lahat ng panalangin mo ay maging qualified sa Panginoon. Amen? Kaya wala kang hihingin na hindi niya ibibigay. Ulitin ko, wala kang hihingin na hindi niya ibibigay. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi nga dito, sapagkat yaong mga nang una pa'y kanyang nakilala at itinalaga naman niya ang na maging katulad ng larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa aming mga magkakapatid at yaong mga itinalaga niya ay kanyang tinawag naman at ang mga tinawag ay inaring ganap naman niya at ang mga inaring ganap ay niluwalhati din naman niya. Mga kapatid, ang proseso ganito po, mga kapatid. Because God is foreknowledge God, wala pa ho ang mundo, alam niya na na may kikilalang ikaw. Hindi ba kayo masaya? Wala ka pa? Nasa plano ka na ni Lord. Before the foundation of the world, you are already in the mind of God. Because God is a foreknowledge God, alam niya na may lito, nakikilala, maglilingkod, mangangaral. Anong gagawin niya? He predestined. Ngayon, pag na-predestine niya para ma-fulfill ang predestination, He will call you. Pag tinawag ka na niya, after calling you, He will justify you. Lahat ng mga kabalbalan natin ginawa, aalisin ng Lord. Amen. Lahat ng kasalanan, aalis ng Lord. Hallelujah. Kaya tayo ngayon ay righteousness of God. Hallelujah. Sabi ko nga, don't look yourself the way others look at you. Look yourself the way God look at you. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, hello, banal. Yan ang banal. Praise God. Mga banal yan. Pumalakpak ang mga banal. Hallelujah. Pasalamatan natin. And then next, intimacy will be fortified with thanksgiving. Intimacy, closeness from God. Colossians 2:6 and 7. Kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon ay magsilakad kayong gayon sa Kanya na nangag-uugat at nangatatayo sa Kanya at matibay sa inyong pananampalataya gaya ng pagkaturo sa inyo na sumasagana ng pagpapasalamat. Maganda sa English mga kapatid, have the roots of your being firmly and deeply planted in Him, fixed and founded in Him, being continually built up in Him, becoming increasing more confirmed and established in faith just as you were taught and abounding and overflowing in it with thanksgiving. Pag binasa nyo ang verse na yan, intimate pa ba kayo kay Lord? Umugat ka na kay Lord. Tumibay ka na kay Lord. Lumago ka na kay Lord. May pwede pa bang maghiwalay sa'yo? You are intimate sa... Ganon, mga kapatid. Ganon. Nablangko ako. Amen. Sabi nga dito, nag-uugat, nagtutumibay.
grabe, dumaan man ang pandemya, wala, hindi ka mawawala kay Lord. Bakit? Rooted ka kay Lord. Rooted ka sa Panginoon. Intimate ka kay Lord. Ay, sabi nga ng Romans, no one can separate us from the love of God. Hallelujah. Mapagod ka man, parang gusto mo nang sumuko, gusto mo nang umayaw, pero hindi pwedeng mangyari kasi hindi naman ikaw ang may hawak sa Diyos. Siya kasi ang may hawak sa'yo. Hindi kanya bibitawan. Kaya kita mo, andyan pa yung kapatid mo. Hindi ka ba masaya na andyan pa siya? Hindi siya binitawan. Kahit ganyan siya. Kahit ganyan siya kabait, tama, palapakan natin si Lord. Amen! Masaya ba kayo na tayo ay intimate kay Lord? Hallelujah! Close tayo kay Lord! Praise God! Ito ang sinasabi din ni Pablo. Sabi niya sa Ephesians 3:17 na si Kristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya upang kung kayo'y mag-ugat at magtumibay sa pag-ibig ay lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga banal kung ano ang luwang at ano ang haba at ano ang taas at ano ang lalim. Mga kapatid, taas, lalim, luwang, haba. Mga kapatid, because of the cross, doon tayo nangahawak, doon tayo tumatatag at doon tayo tumitibay. Amen? Masaya pa po ba kayo mga kapatid? Ang sarap ng close sa Panginoon. Kaya ngayon mga kapatid, hindi na kailangan ng warfare. Praise God. Bakit? Sabi naman ng iba, sobra ka naman kapastor. Ano? Sobra ka sa revelasyon. Sabi ko, bakit? Kailangan mo pa bang guguli sa kwari? Lord! Patawad! Kailangan mo pa bang sumigaw? No need, because Christ is not afar from you. He is in you. Kahit tibok ng puso mo, alam ng Panginoon. Alam niya ang nararamdaman mo. Alam niya ang nararanasan mo. Alam niya ang pinagdadaanan mo. Because God is in you. Palapakan natin si Lord. At dahil si Kristo nasa sayo, hindi ka na pwedeng paghiwalayin yan. Hallelujah. Mga kapatid, close ka kay Lord. Intimate ka kay Lord. Kaya kita mo, mga kapatid, sabi ng Bible, if you drew nigh to God, He will drew nigh to you. Ngayon, na malapit ka na kay Lord, you can now resist the devil. I-resist mo siya sa devil. Yung diablo, i-resist nyo, mga kapatid. Kaya huwag kayong matuwa sa problema. Sabi ko doon, mga kapatid, sa huling aksidente ko na yan, huli na. Diniklara ko na, wala na magagawang diablo. Sabi ko, kaw diablo, hindi mo ko matigil-tigilan, ano. Mulang bata, gusto mo na akong patayin. Hallelujah. Hanggang ngayon gusto mo pa rin akong patayin. Pero sabi ko sa kanya, huli na yan ha. Huli na yan. Praise God. Huli na itong aksidenteng ito. Bakit? Mga kapatid, you have that rights. Pag intimate ka kay Lord, may karapatan ka palayasin siya. Oh, salamat sa lilima. Ang iba ayaw talaga magpalayas. Parang close nyo siya. Hallelujah. Amen. Ulitin ko, church, because you are intimate with the Lord, you are close with the Lord, you have now the authority to resist the devil. Amen? Palayasin mo, hindi yung asawa mo. Ang asawa mo, nadidemonyo lang yan. Ang palayasin mo, demonyo, kasi pag lumayas ang demonyo, mabait na yan. Tama? Palayasin nyo, mga kapatid. Kaya tinatakan ko talaga. Parang lagi ako may kaaway sa bahay. Sabi ko, Satanas! Huli mo na! Kasi yung iba, ganito, pakayari ng metong problema, mangutang ya, nano naman kayang tutuki. Bisa ka pa, ne? Parang gusto nyo ba? Tapusin na yung problema. Magsalita ka. You have that authority. Stand on your rights. Problema, huli na yan ha. Huli na. E nakamangutan kung naanong tutuki. Praise the Lord. Hallelujah. Say, matatapos na po ako. Second to the last. Confession will be fortified with thanksgiving. Sabi ng Colossians 3:17, at anumang inyong ginagawa sa salita, o sa gawa,
gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoon Jesucristo na may sabi niya na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya. Kaya yung mga confession natin, may power yan. May power. Hallelujah. And Hebrews, mga kapatid, ano yung confessions? Sabi niya, sa pamamagitan nga niya ay maghandog, binanggit kanina ng ating bishop, maghandog tayong palagi ng hain na nagpupuri sa Diyos sa makatwid baga ay ang bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. The fruit, sabi niya, which the fruit of lips that thankfully acknowledge and confess and glorify His name. Tayo, bukang bibig natin dapat si Kristo. Amen. Kahit naumpog ka sa pintuan, hallelujah, praise God. Naumbag ka ng asawa mo, praise the Lord. Ganon, mga kapatid. Bakit? The fruit of our lips, dapat si Kristo. Confession, laging si Kristo. Pag may problema ka, may mapangangailangan ka, bukang bibig mo, God will provide. Alam niyo po ba, natandaan niyo po ba si Abraham? Si Abraham ba? Praise the Lord, si Abraham nga ba? Ihandog niya si Isaac. Alam niyo po ba yung papuntang Mount of Moriah? 3 days. E ngayon sabi ng Lord, ihandog mo yung pinakamamahal. Well, typological yan kay Jesus. Your beloved and only son. Hindi nagdalawa ng isip si Abraham. Hindi man lamang nagpaalam sa ina, siyempre mag-iistiri ka lang, ina. Ikaw na bang nanay, papayag ka man ng anak mo? Ihahandog? Siyempre hindi. Siyempre ihahadlak si Sarah. Eh anong ginawa? Hindi nagpaalam. 3 days. Pasan-pasan ng anak yung kahoy. Dala ng ama yung kutsilyo at saka yung fire. Habang naglalakad sila, sabi naman ng anak, Pa, may gatong, may apoy, asan ang handog? Anong sabi ni Abraham? God will provide. Lumampas na naman. Mingutan niya na naman. Sabi ng anak, Pa, may kahoy, may apoy, asan ang handog? Hindi nagbabago ng confession si Abraham. God will provide. Pangalawang araw, mingutan na naman. At nung aldul, walang gagawin ng anak kundi mangutang. Pero ang ama naman, ang sagot niya, God will provide. Patlong araw, naando, malapit na sila sa muraya, asan ang handog, Papa? Sabi ni Abraham, God will provide. Hindi nagbabago ang kanyang confession. Mga kapatid, 3 days na pag-akyat ng bundok, walang makakaakyat na tupa doon. Walang aakyat na natupa doon. Eh, yung mga tupa, ayaw ng mga bulubundukin. Yung mga kambing, mahilig sa, sa bundok. Pero mga kapatagan ang gusto, paano nagkaroon ng ram doon? Eh, ngayon pagdating nila doon, tinali si Isaac, inilagay na doon sa panggatong, sasaksakin na para ihandog. Bigla may siyang, Kasi, in the last moment, because you stood up on your confession, kahit imposible na magkaroon ng ram, nagkaroon because of what you have confessed. Parang wala akong kausap. Sabi mo sa asawa, magbabago ka rin. Sabi ng kanyang asawa, hindi ka ba magbabago kahit anong gawin mo, kahit anong prayer. Sabi mo, wag magbabago ang confession mo. Bakit? If you stood up sa iyong confession, walang magagawa si Lord kundi gawin ang sinasabi mo. Palapakan natin siya. Last moment, grabe si Lord. Sabi ko, grabe ka ka Lord. Matindi talaga ang confession. Kaya ako, hanggang ngayon, umaasa pa ako sa confession, pupugi ako. Aba, kailangan ko tayuan. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi ko, pupugi ako. Ipatanda na ako ng patanda. Nananalamig ako, pupugi ako.
Pero may pag-asa dahil ako nawawalan. I stood on my confession. Sabi ng Lord, when perfection comes. Sabi ko kay Lord, kayo naman Lord, papupugiin niyo pa ako sa langit. Kasi mawawalan ang mga imperfection kapag dumating na ang perfection. Kaya kung hindi niyo ako makitang pumugi ngayon, magkikita-kita tayo sa langit. At masasabi ko sa inyo, ito na ako ngayon. Palapagan natin si Lord. Hallelujah. Amen. Last, salvation will be fortified with thanksgiving. 1 Timothy 1:11 hanggang 17, ayon sa Ebanghelyo ng Kaluwalhatian na mapagpalang Diyos na ipinagkatiwala sa akin, nagpapasalamat ako, sabi ni Pablo, sa kaniya na nagpapalakas sa akin kay Kristo Jesus na Panginoon natin, sapagkat ako'y inari niyang tapat na ako'y inilagay sa paglilingkod sa kaniya, bagaman nang una ako'y naging mamumusong at manguusig at pag-alipusta, gayon may kinahabagan ako sapagkat yaoy ginawa ko ko sa di pagkakaalam sa kawalan ng pananampalataya at totoong sumasagana ang biyaya ang Panginoon na nasa pananampalataya at pag-ibig na pawang kay Kristo Jesus, tapat ang pasabi at nararapat tanggapin ng lahat na si Kristo Jesus ay naparito sa sanglibutan upang iligtas ang mga makasalanan na ako ang pinakapangulo sa mga ito. Gayon may, dahil dito, kinahabagan ako upang sa akin na pangulong makasalanan ay maipahayag ni Jesucristo ang buong pagpapahinuhod niya na halimbawa sa mga magsisisampalataya sa kanya sa ikabubuhay na walang hanggan. Ngayon, sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita sa isang Diyos ay ang kapurihan at kaluwalhatian magpakailanman. Si Pablo nagpasalamat kasi siya na po ang pinaka, sabihin natin mga kapatid, pinakamatindi, heinous criminal. Grabe, siya na po yung pinakamasamang tao, pero biniyayaan siya ng Diyos. Amen? Kaya magpasalamat tayo sa Panginoon dahil nowadays, praise God, hallelujah, ang dami nang kumikilala sa Panginoon. Nababasa niyo sa media, ang dami ng mga artista, mga kapatid. Hallelujah, ang mga nasa media ang kumikilala kay Lord. Kasi ang sabi ng Bible, hallelujah, ang Panginoon ang tatawag sa kanila. Give thanks, pasalamatan natin. Huwag mong mawawala na ang mundo, sabi ko nga, mangyayari ang Pilipinas, ang magiging Christian country. Noon sinasabi, pero hindi pa naman totoo, ngayon pa lamang mangyayari. Sabi ko nga, ang nangyari sa ibang bansa na revival, Lord, papangyarihin mo sa Pilipinas na lahat ng church magpuputukan because people are calling God. Amen? Palapakan natin siya. Mga kapatid, last, praise God, isama po natin, grace will be fortified with thanksgiving, revelation, adoration, prayer, holiness, intimacy, confession, and salvation. Iyan ay na-strengthen, nabubus kapag tayo ay mapagpasalamat sa Panginoon. 1 Thessalonians 5:18, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. So sa lahat ng bagay magpasalamat. And Ephesians 5:20, na kayo'y laging magpasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo na Diyos na ating Ama. And then Romans 8:32, siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Ito na, medyo, bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Logically speaking, mga kapatid, sabi ng Bible, magpasalamat kayo sa lahat ng bagay. Praise the Lord. Ito ang kalooban niya. Magpasalamat kayong lagi, lagi. Kaya nga, the fruit of our lips is giving thanks. Bakit? Kasi kung si Kristo nga, hindi ipinagkait, ibinigay niya sa atin. The only begotten and beloved son na ibigay ni Lord, ng Diyos sa atin. Sabi ng Bible, bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng bagay? Church, name what you need.
Name what you are praying to God. Kung naibigay si Kristo, yung prayer mo pa kaya ang hindi ibigay ni Lord. Amen? Sabi ko nga, the best gift, sige, next slide, the best gift ever that we have in life, si Jesus. Regalo siya. Sabi ko nga, kahit wala kang masyadong pera, wala kang masyadong kayamanan, wala kang masyadong pagmamayari, if you have Christ in life, you have the reason na magpasalamat ang makakilala ka sa Panginoon. And last, natin ipagpapasalamat kay Lord. Hallelujah. The best gift ever that you have is your family. Kung tayo may ipagpapasalamat kay Lord, maliban na mayroon tayong Kristo sa buhay, yung pamilya natin. May pamilya tayo biological, may pamilya tayo spiritual. Ipagpasalamat natin sa Panginoon.